Sa tagal na niyang nakatira sa Manila North Cemetery, nakilala na siya bilang Nanay ng Norte. At doon din kami una nagtagpo, 5 taon nang nakalilipas. Nanay na maabilidad at may puso para sa kapwa. Ang kanyang mensahe ng pag-asa, umabot na sa Paris. Edner has lived all his life in Manila North Cemetery. Lord of Edner's parents dreams of their children finishing their studies. Isa lang si Lilian sa mga taong nakasama namin noong taong 2016 sa paggawa ng dokumentaryong Busal tungkol sa mga maralitang naghahanap ng pag-asa. Nasaan na sila ngayon? Nanay ng Norte ang bansag sa kanila. Mga kababaihang katiwala sa Manila North Cemetery. Sa araw na ito, iniwan nila ang mga patay. Namimili sila para sa mga buhay. Kahit gipit sa panahon ng pandemya, buhay rito ang diwa ng kabayanihan. So, ano yung pinagkakaabalahan nyo para sa kapwa? Noon nga pong panahon ng pandemya, isa po ako sa mga leader na kumikilos. Ako po ang naging contact person ng mga gustong mag-donate sa amin sa loob ng Manila North Cemetery. Medyo kasi nagtay-Facebook naman ako, pag nakita ko yung isang grupo na yon nag-donate sila sa ibang lugar, nagko-comment na ako niyan. Sabi ko, sana all, or baka naman po pwede kami dito sa loob ng Manila North Cemetery. Dahil sa lockdown po, hindi po kami, walang po kami lahat ng trabaho rito, walang dalaw, walang ano. Kaya... So may mga tumutugon sa mga comment niyo sa Facebook? Meron naman po, meron po. Ito ang ginagawa nila tuwing Sabado mula pa noong nakaraang taon. Ang inspirasyon nila, ang mga community pantry na naganap sa maraming bahagi ng bansa. Last April po, 2021, okay. Kasi nauso po yung community pantry. Pero dahil sa baka hindi ko po makayanan yung community pantry, baka dumugin kami, sabi ko magluto na lang. Magluluto kami. At yun ang paminigay. Nung una, ang sabi namin, kung sa kami nagluto, magpapakain kami sa isang lugar. Pero bawal nga po ang gathering. So, ang naisip namin is, i-repack namin, and then ipaminigay nga. Isang senior citizen na walang sariling tahanan si Lilian. Ngunit, nagpapakita ng mga natatanging kakayahan. Noong una ko siya nakilala noong taong 2016, nag-iensayo siya sa bahay ng ibang tao. Ngayon ay gaganap kayo dito sa isang sa play pa, opo. Bakit kayo sumali? Kasi po yun ang paraan namin. Alam namin maraming mga local governments na nandun, mga agencies. Ito ang paraan namin para magkaroon kami ng boses. Ng tinig na, dahil wala kaming tinig eh. Walang boses ang mahihirap. Miyembro si Lilian ng Teatro Balagtas na binubuo ng mga maralita na Maynila. At ang dula nila ay tungkol din sa kalagay ng mga kapwa mahihirap. Ano? Nabaril ang anak mo? Bakit? Ano problema? Sinan laban ka mo? Kapait ang anak mo. Wala siyang kasalanan. Kasama rin sa dula ang binatang si Christian Dayo. Kung si Lilian nakatira sa sementeryo, si Christian naman lumaki sa tabi ng estero.
malinis at maayos ang kanyang tirahan. Ngunit ganun pa man, mababa raw ang tingin sa kanila, lalo na sa kanyang ama. Sa community po namin, parang inaalipusta po siya ng tao. Paano? Porque nakatira kami sa ilalim ng tulay, madumi na kami, or mahirap talaga. Parang kinakayan-kayanan po siya. Para po sa akin masakit eh, kasi siyempre po magulang ko yun. Tapos sila, pinagsasalitaan nila ng gano'n. Napakasakit po rin sa akin. Sa akin po napaka-importante kasi pag walang edukasyon po parang kumbaga kulang yung pagkatao mo eh. Kumbaga hindi ka pwedeng magsalita sa iba, kumbaga sabihin nila, oh, di ka naman nakapag-aral, di ka naman nakapagtapos ha. Pag nakapagtapos ka, mas okay ka, mas angat ka kasi nakapagtapos ka, may degree ka eh. May hawak kang diploma. Ang 20 anyos na si Christian noon ay 26 na. Sa tabi ng estero pa rin nakatira kasama ang pamilya. Ngunit may malaking pagbabago. Uy! Kumusta po? Christian, congrats ha? Opo, thank you po. Ngayong darating na Hunyo, magtatapos na ng kolehiyo si Christian sa kursong Fine Arts. Ito pinatapos mo, ano eh, kasama sa school network mo yan? Okay. Or plates ko po. Dito ka lang talaga buong araw, halo? Sa kabila ng kahirapan, si Christian ang unang makapagtatapos sa pamilya. Masarap po. Feeling ko po yung para po ba akong nasa langit na kahit ganito po kami kahirap, nakatapos po siya ng koleyo. Siya lang po yung nakatapos po sa mga anak ko. Kasi po sa kakulangan din po namin ng kakayanan mapag-aral ko po siya, siya lang po yung pursigido pong makatapos at makatulong sa amin. Dahil sa aming dokumentaryong Busal, nalaman ng kasamahan ko sa eyewitness na si Cara David ang kwento ni Christian. At dahil maganda ang mga grado niya sa high school at nagpakita ng talento sa sining, nabigyan siya ng scholarship sa ilalim ng Project Malasakit. Napabilang na rin siya sa ilang art exhibit. Anong inaral mo muna? Sa ngayon po, fine art student po ako, major in painting. So ano po, more on painting po siya. Sa akin po gusto ko, yung painting ko is magbigay ng mensahe sa mga tao. So kung ako yung magiging boses at yung painting ko ng mga taong hindi madinig. Kumbaga, nakaugat yan sa realidad ng lipunan. Opo, realidad ng lipunan. At minsan, alam mo naman, nakakatakot ang realidad, no? Sobra po. Ikaw ba, kung ganun patungo yung iyong hangarin, di rin ba nakakatakot yung ganun, yung bibigay boses doon sa mga inaapi o nahihirapan sa lipunan? May time po na natatakot ako kasi siyempre sigurado ko rin po yung nakasalalay. Tao po! Papasukin niyo po ako! Ang maging boses sa mga hindi madinig, yan ang isang hangarin ni Christian. Tama na! Kaya tuloy ang pagganap niya sa mga pelikula at dula ng teatro balagtas. Mali naman po ata yan. Di ba politiko ka? Ikaw ang nasa gobyerno. Ikaw ang may obligasyon. Na-proteksyonan ako. Sa akin po ang naiambag ng teatro sa akin, tsaka yung dula nila is naging open po ako sa lahat. Naging matataga ko na tao, naging nabus yung confidence ko. And then, mas napapahayag ko rin yung mensahe ko na gusto ipabatid sa mga tao sa tulong ng dula po namin. Magsisimula na si Christian sa bagong yugto ng buhay niya. Isang yugto na muntik pang maabo. Noong masunugan sila ng bahay sa gitna ng pandemya. Mapalad na buhay silang lahat. Ngunit halos wala silang naisalbang gamit. Nasunog pati ang mga pinaghirapang obra ni Christian na requirement sa kurso.
Ito po, nangyari po siya noong 2020, December 16. Bali, ito po yung bahay namin na kasalukuyang nasusunog na po. So ngayon, parang naglaro na siya? Opo. Bali, bumagsak na? Opo, kahoy lang po kasi siya eh. So light material, so, halos lahat po doon. Hanggang pati itong apartment na to, opo, nadamay na niya. Natuklasan ko na sa loob ng 5 taon, hindi sila gaanong nagbago. Sa kabila ng kahirapan at pandemya, hindi nawala ang kanilang malasakit. At hindi tumigil ang paghahanap nila ng paraang makatulong. Kasi ang pera palaging nag-i-establish siya ng inequality between those who have and those who don't have, between those who are rich and those who are poor. Pag tinanggal mo yung pera, pantay-pantay na tayo. Diba? So, yung pang isang klaseng maganda sa community pantry, again, points to a different world, ibang klaseng mundo, you know, one that is characterized by hospitality, openness to strangers. Sa dami ng nangyari sa nakaraang 5 taon, patunay pa rin sila ng isang katotohanan. May isa lang ang hindi pwedeng kunin sa'yo. Ang kakayahan mong piliin kung ano ang iyong magiging pagkatao. Sa edad na nagpapahinga na ang marami, si Lilian ay tila walang kapaguran. Anong una nagpapapila po kami, nilalabas namin. Pero nung sabi ko nga para wala talagang gulo, bawat leader po may schedule kami kung sino ang kukuha ng araw na yon at sila ang mamimigay doon sa lugar nila. Sino-sino kayo? Mga core group leaders po ng samahan nga po ng North Homeowners Association Incorporated. Aminin ko ng gamot. Isang 100 food pack ang naipapamahagi nila kada linggo. Thank you lang. Wala akong bilis. Thank you, Nanay. Bakit hanggang ngayon ay nung nakilala ko kayo, ganito na kayo, no? Na mayroong iniintindi niyo yung ibang tao, yung bakit talagang yung puso para sa mga bata. Kasi nakikita ko kung anong itsura ng mga bata, kung ano ang buhay. Noon kasi nung una wala pa akong apo. Sabi ko, ayoko maranasan ng mga apo ko, kung ano man yun. Kaya sabi ko, tutulong ako. Ito man lang, pambayad ko, makapag-servisyo ako sa mga kapwa ko. Hanggang ngayon nga, nakikipaglaban ako para sa pabahay namin. Hindi para sa sarili ko, dahil hindi na ako pwede, senior na ako eh. Sa mga apo ko na makapera sa ibang lugar, sa mga kabataan, sa mga bata ng Manila North Cemetery. Gusto ko talaga mailabas sila sa loob ng Manila North Cemetery. Kasi minsan, ultimate teacher nang bubuli sa mga bata sa Manila North Cemetery. Ano ba, okay, pasawa yung bata na yan. Pero sana naman, wag naman sabihin na, palibhasa, taga cemetery ka, kaya ugaling cemetery ka. Sana naman, wag ganun. Pagkatapos mamigay ng tulong sa maraming kapitbahay sa cemetery, sa loob ng nichong ito, umuuwi si Lilian. Noong una ko siyang nakilala, mas malaki ang itinutuluyan niya. Mas maluwag at mas nakagagalaw siya rito. Noong ipagawa ng may-ari ang kanyang tinitirhang nicho, napilitan siyang lumipat sa loob din ng sementeryo. Hirap sa pabahay, at lalo naging hirap sa hanap buhay ang sinapit ni Lilian nitong pandemya. Caretaker siya ng mga nicho. Dahil sa mga lockdown at pagsara ng sementeryo, halos wala ng dalaw at wala ng kita sa pag-alaga nila sa mga puntod. Nawala kaming undas na kung saan doon lang kami bumabawi. Parang yun ang piyesta namin eh, piyesta ng patay. Kasi diyan kami nagkakapera, diyan kami yung mga alaga namin, yung mga nililinisan namin mga punto, dormosoleyo. Yan po yung oras na nagbabayad sila sa amin. So naiipon namin yung mga bayad nila,
nakakabayad sa utang, nakakaipon ng nakakabili ng bigas na stock namin na pangkabuhayan. Tapos nakakapagtabi rin po kami para sa pambili ng mga pamasto ng mga bata. Po. Pero mula nga po nung pandemic, sarado ang sementeryo. Kasama ni Lilian ang kanyang mga anak at apo sa sementeryo. Ay, hindi na pwedeng bantay. Noong 2016, dinampot ang kanyang panganay noong kasagsaga ng kampanya laban sa droga. Ngunit, pinawalang sala rin. Ngayon naman, nakakulong ang binata niyang apo sa akusasyong rape. Binawi na ang paratang sa apo, pero hindi pa ito mapalaya. Noong November po, 2021, nagpunta po sa bahay yung complainant. Umaamin siya, nagkamali siya ng turo sa apo ko dahil yung talagang gumawa sa kanya, nakakulong na rin. Ilang buwan na ba siya ang nakakulong? September pa po. Bakit hindi natutuloy yung hearing? Wala daw po yung judge. Wala yung court. Walang permanenteng tirahan, walang tiyak na pagkakakitaan, at may mga mahal sa buhay na nasa peligro. Ngunit gaano man kagipit at kabigat sa loob ang kanyang sitwasyon, tuloy ang kanyang adhikaing makatulong. Mula sa kanyang payak na paglilingkod sa kapwa maralita, napili si Lilian magbahagi sa France noong 2018 ng kanyang mga karanasan. Hindi man siya nag-aral para magturo. Tila likas sa kanya ang puso ng isang guro. Kilala ko lahat ng mga bata. Alam ko kung paano sila nasali sa programa, kung ano yung naging improvement nila mula nung masali sila. Kaya nga, hindi ko nga puso ko takalain na makakarating ako ng France. Akala ko nung talagang pangarap ko makita yung Eiffel Tower kasi po noon eh. Pero dahil nga po na sa ginawa ko na yan, sabi ko, oh Lord, sabi ko, thank you, blessing po ito. Naging kinatawan siya ng Pilipinas sa isang pagtitipon sa Pransya ng ATD Fourth World, isang international non-government organization na nakikipagtulungan sa mga komunidad at pamilya para masugpo ang kahirapan. Sa Thailand naman noong sumunod na taon, nagsalita si Lilian sa UNESCO conference tungkol sa kahalagahan ng paggamit ng sariling wika sa edukasyon. Akala ko pangarap lang, hanggang litrato lang, pero narating ko siya. Dahil nga po sa ganyan sa pagtulong ko sa mga bata sa Manila North Cemetery. Sa kasagsagan ng drug war noong 2018, tumungo naman kami sa bagong silang sa Caloocan, kung saan nagaganap noon ang daang-daang pagpatay. Isa raw ito sa sentro ng kampanya laban sa droga. Ngunit, pati mga bata nadadamay. Tatlong taon na ang batang ipinagbubuntis ni Angel Soriano noong una namin siyang nakilala noong 2018. Ate siya ni Angelito Soriano, 15 anyos na binatilyo na kumakain sa kapitbahay na ni-raid ng mga armadong lalaki. Isa si Angelito sa mga nakilala rito bilang Massacre 7. Dito po, di bali dire-diretso po, bandang gilid po, doon po nangyari kung saan namatay yung anak ko. Ang 7 taong napaslang sa isang bahay sa Bagong Silang noong Kapaskuhan, taong 2016. Wala po kasing nananagot. Wala nga pong nag-iimbestiga. Pero iginigiit ng Administrasyon Duterte na lehitimo ang mga operasyon kontra droga at may sariling imbestigasyon sila ukol dito. Nagbunso dito ng samahan ng mga ina na mga napatay. Ang isang leader nito ay ang nanay ni Angelito na si Emily Soriano. Kasi po, sa kagaya po ng lugar namin, dito po sa Bagong Silang, Lagana po ang patayan. Kaya po, kailangan po naming mga pamilya na mag-ingay,
at sabihin po namin na itigil na po ang mga patayang nagaganap. Binalikan namin si Emily sa bagong silang kamakailan. Tulad ng maraming komunidad. Lalong humirap ang buhay dahil sa pandemya. Sina Emily, kapuputulan ng kuryente. At sa kahoy na lang sila nagluluto. Nakararaos sila sa pagtitinda at umuutang sa 5-6. Ang kaso ni Angelito, iniurong na. Kaya yung kaso po nung sa anak ko, nahiwalay po nung sa 7 massacre, yung 6 po pinagsama-sama, nag-dismiss po yung kaso nila. Yung sa akin po, sa kaso ng anak ko, inurong ko po kasi hindi naman po talaga yun yung pumatay. Bakit yung sinasabing mali yung taong inilabas nila na sa larin? Kasi po yung pulgay po, eh, pinarating test nila, wala po talaga, talo talaga sila rin sa kaso na yun. Kasi no, pinarating test nila yung tao, wala pong nakuha na katunayan na humawak po talaga siya ng baril. Mula noong buntis pa siya hanggang ngayon na nagsasalita na ang bata. Sinasamahan ni Angel ang mama niya sa mga lakad nito para sa ibang ina. Tuloy pa rin ang pakikiisa nila sa ibang pamilya. Lagi po ako nasa likod ni mama kasi ayoko po siyang umalis nang siya lang eh. Siyempre natatakot din po ako eh. Kasi mama ko yan eh. Ayoko may mananakit na iba dyan. Masaklap man ang kanilang sitwasyon at tila malayo pa ang hustisya. May nahugot pa rin kaming inspirasyon mula kina Emily at Angel. Alam nyo, lahat tayo pwede namang manahimik. Magmukmok sa bahay. At sumuko na lang sa kawalan ng katarungan. Pero, hindi ito ang tinahak nilang landas. Handa na bang makinig sa kwento? Anong ginagamit pag nakikinig ng kwento? So, ang kwento natin ngayon ay isang taon na si Betty. Hindi naging hadlang ang pandemya para magturo ang mga nais magturo. Ang title ay Isang Taon na si Bebe. Anong kulay nung ano, nung cake ni Bebe? Sa Tagalog, rosas. Sarado man ang mga paaralan, maaari namang magtipon sa lansangan para magbahagi ng kaunting kaalaman. Idinaos ang isang street library sa barangay ni na Christian kung saan kagawad ang kanyang ina. Yung pong street library, sir, yung nagtuturo po kami sa mga bata na hindi po ganong marunong magbasa, yung magsulat po, tapos nagtuturo po kami ng mga iba't ibang arts, nagkukulay po, storytelling po. Minsan po, ina-outing po namin yung mga bata sa museo pang bata po. Yun po yung mga ginagawa po namin. Naisip ko rin po yun na sumuko kasi pandemic pa po nun. And then nasunugan po kami. Naisip ko bakit sa amin nangyari to? Ano bang kasalanan namin? Pandemic tapos nasunugan kami. Pero na-realize ko din po na hindi dapat sumuko. Kumbaga, pagsubok lamang ito, na mapagtatagumpayan din. So sa tulong din po ng pamilya ko, nakaahon po uli kami. Mula sa abo ng kanilang bahay, hindi lang nila natulungan ang sarili. Nagdatingan ang mga bisita, may dalang regalo bawat isa. Kundi ang komunidad. Hindi siya bata, okay?
Ilan taon na nga ulit si ano, si Beth? Tayong medyo matagal na sa mundo, minsan di maiwasang mangamba tungkol sa ipamamana natin sa mga kabataan. Ginawa na ba natin ang lahat upang sila'y ligtas at malayang mangarap? Ano pa bang kulang? Hinanap ko ang sagot sa mga katulad ni Christian Dayo, na ginabayan naman ng mga katulad ni Lilian Tiglao. Nagsimula kami sa paggawa ng storyang Busal. 5 taon nang nakalilipas. Mga maralitang naghahangad na mabigyan ng boses. Nasundan naman ito ng pandemya, kung saan tayong lahat ay napilitang magtakip ng bibig at di malayang kumilos. Sa mga obra ni Christian sa Instagram at sa exhibit niya, puro may takip nga sa bibig ang imahe. Ngayon magtatapos na siya sa kolehiyo. Minamadali niya ang huling obra para sa kurso. Nalaman kong inuulit lang niya ito dahil ang orihinal ay naglaho noong nasunog ang kanilang tahanan. Nang tanungin ko kung sino ang nasa larawan, siya raw ito. At natanggal na ang busal. Mula sa mga lungsod ng Maynila at Caloocan, ako si Howie Severino at ito ang Eyewitness.